Alright, sa kontrata ko yung Mark, may nakasaad doon. Sa kaugnay pa rin na sitwasyon na iyo pong ipinaliwanag, na 10,000 financial assistance. May partnership po bang nabuo? Walang partnership na nabuo. Kung financial assistance, for example, may kaibigan ka, may negosyo kang karinderya, may kaibigan ka sa para naawa sa'yo, gusto mong nasarapan sa adobo mo, nagdagdag ng puhunan, o sige, mayroon kang dagdag dyan, 10,000 para lumaki naman yung negosyo mo. Pero huwag mo na kong bayaran. Sa'yo na lahat ng kita na yan. Share lang yan sa'yo para contribution ko lang sa'yo yan, tulong ko lang sa'yo yan. But huwag mo na kong bigyan ng puhunan o ng kita. There's no partnership. Bakit? Yes, there was contribution of money. But walang intention of dividing the profits among themselves. Kasi in partnership, kailangan kung nagbigay ka, may makukuha ka na kapalit. Yun ang ibig sabihin ng partnership. Iba yun sa financial assistance. In financial assistance, nagbigay ka ng puhunan, tapos wala ka ng intention na makihati sa kita. So, hindi partnership yan. Kasi very clear ang partnership. In partnership, there is contribution of money, property, or industry to the common fund. But there must be an intention of dividing the profits among themselves. Kung industrial partner ka, uy, naunahan tayo ng tanong. Ano po ang sharing na makukuha? Normally, ang industrial, ang ibig sabihin, i-compare natin muna. Ano ba yung industrial partner? Ano naman yung capitalist partner? Ang capitalist partner, yun ang namuhunan. Nagbigay ng puhunan, cash. Cash or property. For example, yung kanyang building or kanyang lupa na malaki, o yan ang contribution ko sa partnership. Puhunan yan. Contribution of money or property, capitalist partner. Ang industrialist partner, contribution of talent, labor, intellect. Yun ang ibig sabihin ng industrialist partner. So ang tanong ni Mr. Wiswing, ang may share ba ang industrial partner? Yes, may share. Magkano? Just and equitable share. Yun ibig sabihin, just and equitable share ang share ng partner. Mas malaki ang capitalist partner. Except pag yung industrialist partner, same time, capitalist partner. May mga gano'n na industrial partner siya. Ibig sabihin, siya yung talent, siya yung labor ng isang negosyo. Same time, nag-contribute siya ng cash. Nag-contribute siya ng puhunan, cash or property. Yan, mas malaki ang share niya. Pero mere industrial partner lang siya, mas maliit compare sa capitalist partner. Ang sabi ng batas, just and equitable share. So, gumagana yan, Kuya Mark, pag ang buwan ng kita ng negosyo, doon na ang hatian. Hatian. Yun yung matatanggap mo. Oo, matatanggap mo. So, minsan kasi, ang industrial partner ka lang, kung industrial partner ka lang, may share ka, but hindi naman siyang laki ng capitalist partner. Bakit hindi siyang laki? Kasi ang capitalist partner kasi, pag malugi ang negosyo, sa kanya lahat ang burden. Ang industrial partner, wala siyang obligasyon sa lugi ng negosyo. That's why, kasi wala siya namang masyadong risk involved, so mas maliit konti ang kanyang share compared sa capitalist partner. I'm just saying about the law. But pwedeng pag-usapan na 60-40, mas malaki konti, may 40% share si industrial partner, pwedeng pag-usapan. But under law, sabi ng batas, just an equitable share. Bakit just an equitable share lang si industrial partner compared ni capitalist partner? Kasi, pag nalugi ang negosyo, lahat ng lugi ang may burden si capitalist partner, hindi mag-share si industrial partner. Kaya mas malaki ang ano kayo, Mark? Pakang, sabisaya pa. Mas malaki ang risk involved. Yes. In business kasi, ang share mo sa business based yan sa risk. Mas malaki ang risk ni capitalist partner compared ni industrial partner. That's why, mas malaki dapat ang share ni capitalist partner compared ni industrial partner.